Ika-apat ng Abril, Sabado, sa ikalimang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyong sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Jesus ang naniwala sa kanya. Pumunta naman ang ilan sa kanila sa mga Pariseo at sinabi sa kanila ang mga ginawa niya. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mataas na sanggunian na Sanhedrin at sinabi, "Ano bang gagawin natin? Marami siyang mga ginagawang tanda. Kung pababayaan natin siya pag ganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at aalisin maging ang ating banal na lugar at ang ating bansa." At isa sa kanila, si Caiaphas, na punong pari sa taong iyon, ang nagwika, "Wala kayong kaalam-alam, hindi nyo naiintindihan na makabubuti sa inyo na isang tao ang mamatay alang-alang sa bayan upang hindi mapahamak ang buong bansa." Hindi sa ganang sarili niya sinabi ang mga salitang ito, kundi sa pagiging punong pari niya sa taong iyon, sinabi niya ang propesiyang ito. Dapat ngang mamatay si Jesus alang-alang sa bansa, at hindi lamang alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin din at pag-isahin ang mga nakakalat na anak ng Diyos. Kaya mula sa araw na iyon, ipinagpasyahan nilang patayin siya. Malapit ng Pasko ng mga Hudyo at umahon ang marami pa Jerusalem upang maglinis ng sarili. Kaya hinahanap nila si Jesus. "Ano sa palagay ninyo? Paririto kaya siya sa piyesta?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dapat ngang mamatay si Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin din at pag-isahin ang mga nakakalat na anak ng Diyos. Sa Ebanghelyo, nagwika ang punong paring si Caiaphas na mas makabubuti na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa sambayanan. Nasabi ito ni Caiaphas bilang tugon sa pangamba ng mga natitipon na mga punong pari at Pariseo na bumubuo sa Sanhedrin na kung mas marami pa ang maniwala kay Jesus dahil sa mga tanda na kanyang ginagawa, darating ang mga Romano at wawasakin ang kanilang bayan at ang templo. Animoy, kailangan nilang isakripisyo si Jesus na parang sila ang may hawak sa buhay ni Jesus at sila ang magpapasya kung sino ang dapat nilang isakripisyo. Malinaw ang sinasabi sa Ebanghelyo na mamamatay nga ang Panginoong Jesus. Ngunit hindi lamang para sa bayan nila, kundi para sa lahat ng anak ng Diyos. Malinaw rin na sa Ebanghelyo ayon kay Juan ay tinura ng Panginoong Jesus na walang sino mang makakakuha sa kanyang buhay. Sa halip ay kusa niya itong ibinibigay. Kusang loob na iniali ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating ipagkakaisa. Pagsasagawa, pinahahalagahan mo ba ang ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon? Kusang loob ka bang nagbabago o lagi mong isinasakripisyo ang ugnayan mo sa Panginoon upang pagtakpan lamang ang iyong mga kamalian? Kasangkapan ka ba ng pagkakaisa o ng pagkakawatak-watak?